What's up mga bro? Welcome back to my channel. Panibagong video ulit sa araw na ito. Ating pag-uusapan ang evolusyon ng teknolohiya sa mundo. Hindi na nga yata imposible na makalipad ng isang ordinaryong sasakyan na madalas nating nakikita sa lansangan. Kamakailan taong 2018, nagkaroon nga ng matinding partnership ang dalawang bigating kumpanya sa Japan. Ito ay ang Suzuki at ang Skydrive Incorporated. Lingit sa kaalaman ng iba na ang Suzuki ay napakalupit sa paggawa ng mga motorcycles at ng quality cars. At sino nga ba itong Skydrive Incorporated? Sila ay nagde-develop o nagmamanufacture o nagbebenta o nag-ooperate ng mga flying vehicles o tinatawag na EVTOL o Electric Vertical Takeoff and Landing Vehicle. Taong 2020 nga ay naging matagumpay ang kanilang kauna-unahang test flight. At ito ay ang Skydrive SDO3. Mula dito at sa kasalukuyan ay nagde-develop na sila ng mga two-seater electric power flying car. Meron silang target launching sa taong 2025 bilang isang air taxi service sa World Expo in Osaka, Japan. At ito ay ang Skydrive SDO5. Basically, ito ay operated ng isang piloto at ng isang pasahero. Ang SDO5 ay designed na makalipad approximately 10 kilometers na mayroong maximum cruise speed na 100 kilometers per hour. Pero maaring ang specifications na ito ay magbabago pa dahil in progress pa ang design development nito. Ang halaga ng unit na ito ay humigit $300,000 to $500,000 o sa Pilipinas ay 17.7 hanggang 29.5 million pesos. Sa Pilipinas kaya mga bro, ito na ang solusyon sa matinding trapiko. Nakakamangha talaga ang teknolohiya sa mundo. Kaya hindi na ako magtataka na makakalipad talaga ang isang ordinaryong sasakyan dahil sa mga imbensyon na ito. Well, malaking katanungan nga ito kung kakayanin ba natin makagawa ng ganitong klaseng flying car dito sa Pilipinas. At kung makakagawa man ay siguradong napakamahal nito. At kung gagawin nga itong air taxi mga bro, ang tanong, magkano naman ang pamasahin nito? At yan mga bro, ang video sa araw na ito. At sana'y nagustuhan niyo po ito. Kung meron kayong suggestion, comment, at iba pa ang mga impormasyon tungkol sa video ito, huwag kalimutang ilagay lamang sa comment section. Maraming salamat po. Bye-bye!